episode number 1 natin. Kasi nandito na ako sa real life. Nandito ako ngayon sa aming rooftop garden. Ang nagpasimula nitong mga tanim na to sa rooftop ay ang aking misis. Siya na nagpunla ng lahat ng ito. Nakikita ninyo sa aking background at sa aking tabi. May talong. May apalaya. At sa likod, sa bandang likod ay may pipino. Mga sili. Meron na kaming approximately 900 pieces ng seedlings ng sili. Yung siling Pumbicula Express. At saka talong. Yung talong ay Fortuner. Fortuner F1. Isang hybrid variety ng talong. So ngayon, dito tayo sa first stage ng pagtatanim. Ito ay yung pagpupunla. Kadalasan kasi traditionally, yung ginagawa ng ating mga magsasaka ay nagpupunla sila sa field mismo. Gagawa sila ng plot. Dudurugin nila yung, pupulbasin nila yung lupa. Papantayin. Lalagyan ng maliliit na kanalo. Kaya magsasantabi sila ng mga lupa na pinulbos din. Magsasabog sila ng binhi. Kaya ng butil. And then pakatapos na maisabog, tatabunan din ng mababaw lang. Manipis na garden soil o lupa. And then didiligan nila. Lalagyan nila ng dahon ng buko o ng niyog bilang cover. And then kapag tumubo na, ay didiligan nila, aalisin yung takip, patitigasin, tinatawag na hardening, and then after 3 weeks, ay pwede na lang i-transplant. So yun yung traditional way or method na ginagawa ng ating mga magsasaka sa field. Wala namang problema doon actually. Okay naman siya. Ang counting disadvantage lang ay yung dumping off na tinatawag. Kapag ganito na yung mga seedlings, nagkakaroon siya ng pagkabulok sa may puno, dulot ng mga bad bacteria sa lupa. Yun ang papatay sa ating mga seedlings. So alam na alam to ng mga agronomist natin na yung dumping off ay malaking problema sa pagpupunla kapag yung ating soil medium, yung lupa na ginamit sa pagpupunla ay kontaminado na ang bacteria. So ngayon, ang gagamitin natin ay peat moss. Mabuhaghag siya, meron na siyang sapat na moisture para lagyan ng buto. Subalit, kailangan pa rin itong diligan. So meron tayong dalawang pamamaraan ng pagpupunla gamit ang peat moss. Kahit anong growing media naman pwede. Yung may pre-germination saka yung direct. Yung pre-germination ay ibababad muna yung buto sa tubig ng magdamag, tapos ilalagay siya sa basang tela. Tapos iro-roll, na tinatawag na rag roll eh. Iro-roll yon. Tapos ilalagay muna sa madilim na lugar para hindi siya matuyo. At dun sa storage na yon, magkakaroon ng pre-germination. Tutubo na yung mga buto. Ang mga maiiksigan na tubo. So doon na natin matatansya yung germination percentage ng mga buto. So halimbawa, lagyan na natin sa mga seedling tray. Yung iba hindi tumubo, so malaki ang possibility na yun ay kung sa itlog ay buhok na. No? Sa amin, tinatawag dito sa Bicol na lago. No? Ibig sabihin, expired na yung buto. Kapag hindi sabay-sabay, okay lang. Pero kapag after few days, hindi pa rin tumutubo, ibig sabihin yung buto ay expired na. So ngayon, gagamitin natin ang peat moss dahil gusto nating iwasan yung dumping off. Layo natin masayang yung ating mga binhi. Sapagkat napakamahal ng binhi sa merkado o sa ating mga farm stations. So ito makikita nyo, no? Ito ginamit dito ni Mrs. ay plastic egg tray. So ang advantage nito ay reusable. Ginamit din dito na growing media ay peat moss. So maganda yung germination niya. Mayroong dalawa ditong bakante. Ewan ko lang kung ano nangyari, siguro namatay. Pwedeng dahil sa init, kasi nandito sa rooftop. Kaya baka kinain ang insekto. Huh? Yeah. So i-demo ko sa inyo kung paano ang pagpupunla gamit ang peat moss. At saka ngayon, ang available na pwede pagtamnan ko ay yung egg tray na gawa sa karton o papel. Ang advantage naman itong gawa sa papel ay
pag ita-transplant natin, kahit punit-punitin natin, walang problema. Kasi biodegradable naman to eh, papel eh. Di ba? Natutunaw lang to. Kaya karton. Samantalang yung plastic, pwede mong tanggalin lang doon sa mga butas, saka transplant. At saka magagamit mo ulit yung egg tray. Unang procedure ay maglalagay tayo ng pit mo saka sa egg tray. Evenly distributed. So dahil mabuhaghag yung pit mo, kinakailangan siksikin natin. I-compact. Ayan, once na makompact na siya, gamitin natin yung ating daliri. Pwedeng kapirasong sanga ng kahoy na maliit, stick, ball pen, or kahit ano pwede. As long as makakapag-create siya ng mababaw lang na hukay. Ididiin mo lang sa bawat butas ng egg tray. Ah, madali lang. So yung lalim niya, approximately 5 mm o kalahating sentimetro lang. And then, kukuha ka ngayon ng binhi. No? Tapos lalagay mo na isa-isa. Isa-isa lang. Kung pre-germinated siya, mas maganda kasi 100% ang chance na tutuloy yung pagtubo. Kasi buhay na nga eh. Diba? Lalagay mo na isa-isa lang. And then, pagkatapos na lagyan mo ng mga buto, lalagyan mo ng dagdag na pit mo sa ibabaw bilang pantakip. Kaya pwede rin naman, i-scrape mo lang yung ibabaw, pantayin mo ng kamay. So, yung buto matatabunan na. At saka, isiksik mo ulit. Tapos na masiksik, makompak, diligan. Meron akong dalawang ginagamit na pandilig dito. Yung isa homemade at saka yung isa naman is manufactured. Ito yung rigadera, no, na manufactured, gawa sa plastic. Mura lang naman to. So convenient din siya kasi, di ba, malaki yung paglalagyan ng tubig. Saka may handle. Saka dito, meron na siya dito ng tubig para yung pagbuhos ng tubig ay well distributed at saka tender lang yung bagsak sa ating pit moss. Maging sa mga seedlings para hindi madamage yung ating mga bagong tubo na binhi. Ayan. So, kita nyo, no? So, once in a while, lilinisan nyo to kasi itong mga, yung mga maliliit na butas ay natatakpan ng mga dumigaling sa tubig. So, kinakailangan linisan mo once in a while. And then, yung isang ginagamit ko dito ay pinagawa ko lang sa anak ko. Gamit ang container. Ito, pinaglagyan ng muriatic acid. Pwede rin ng toyo. No? Kahit ano. Actually, yung basyo ng mineral water na malaki, pwede rin yun eh. Kung ilang liters yung laman nun. Diba? Pag sinandok mo sa tubig, ito, medyo malaki na rin. Ang advantage ito kasi may handle na rin. No? Diba? May handle na. Saka, baga ng 2-inch size na pako yung aking anak. Yun ang instruction na binigay ko sa kanya. At saka, habang mainit pa yung pako, iipitin niya ng electrician's plier. Tapos, idadarang niya dito. Papasok, ipapasok niya. No? So, magkikreate siya ng butas na maliliit kasi mainit yung pako, di ba? Magkikreate siya ng butas. Hindi yung rigadera. Pares lang naman sa gamit dito. Okay? So, ito, well-designed, manufactured. Ito naman ay homemade. Okay? Pero ang gamit, pares lang naman. Kung, konti lang naman yung mga tanim natin sa rooftop lang naman, pwede na to. Hindi na kailangan gumastos. Didiligan natin to gamit yung ating homemade na pandilig. And then, kapag nadiligan na siya, ilagay muna sa dilim na lugar. Pwede rin sa tabi ng bahay, doon sa walang direct na init ng araw at saka direktang buhos ng ulan. Para hindi ma-damage. Kasi kapag binagsakan to ng ulan, pwedeng makalkal at saka i-anod yung buto. At saka kung sobra naman yung init, pwedeng matuyo yung pit moss at saka maapektuhan yung pagtubo ng butil. Ilagay muna sa shaded area mga 3 araw. So kapag nakita na ninyo na umaangat na siya sa pit moss, dapat paarawan na ng paunti-unti. Kasi kapag hindi siya naarawan ng ilang pang araw, magiging slim yung seedlings at madali siyang paputol. Wala siyang resistance sa mga distractions or disturbances sa kanyang paligid. Halimbawa, dapuan man siya ng insekto na medyo malaki, hindi siya kaagad-agad mapuputol kapag sanay siya sa environment. So kapag palagi siya nasa lilim, magiging tinatawag sa Bicol na yating slim
masyadong maliit ang puno at madali siyang maputol. So kinakailangan mayroon na siyang gradual exposure sa sunlight. So most probably in the morning, yun ang best. 7 o'clock in the morning, okay pa yung init na yan hanggang 8 o'clock. No? Kapag 9 na kasi medyo malakas na yung init. Pero kapag partially shaded, okay lang. Walang problema. So gradual dapat. Gradual. Papainitan mo na habang lumalaki yung seedling. So ngayon, kapag yan, ganito na, no? Pwede mo na siyang sanayin ng mga hanggang 11 o'clock in the morning. Pwede na siya. And then, ganito, halimbawa, konti lang naman yung tanim mo. So pwede mo siya. Very, very handy. Ano? Kaya mo i-control yung environment niya. Na-transfer mo lang ng location. Pero kapag maramihan na, malaking bagay na mayroon kang nursery. Diba? Parang bata. Kailangan ng nursery. Sa halaman naman, ang advantage ng mayroong nursery, kasi makukontrol mo yung environment ng iyong mga seedlings. Halimbawa, mayroon kang yung atip na gawa sa garden film. Yung iba, ginagamit ang acrylic. Makapal yun, medyo mahal, pero pumatagalan. At saka lalagyan din siya ng netting bilang wall. Protection din yun sa mga insekto. So hindi mo kailangan mag-spray ng mga chemicals. At saka wala ka rin aalala kung ito ay masisira ng mga buhos ng ulan at saka ng init ng araw. So kapag medyo, syempre, transparent yon, yung init ng araw, makukontrol siya by putting another layer of shade. Pwede siya mag-provide ng 50% shade sa halaman. So pwede rin yung ilagay dun sa ibabaw ng yung acrylic roofing. Okay, plastic roofing. So yun ang mga control measures sa pag-aalaga ng ating mga seedlings. Pero sa small scale, tulad dito sa roof deck, ganun lang ang ginagawa namin. Kahit nung anak ko, yung panganay namin, yun ang ginagawa niya. Lalagay niya lang sa tabi, tulad ng ginawa ko doon sa likuran. Nakahilera lang. Mas tatabihan ng mas malalaking mga halaman para magsilbing partial shade ng seedlings. Pero best talaga mayroong nursery. Siyempre, kailangan track expense. Yan. So ito po, ano? Para makadagdag ito ng kaalaman sa atin, sa ating mga nagpa-plano na mag-gardening din. Simula lang kayo sa maliit lang. Small scale, sa rooftop, backyard, o kahit sa front yard ninyo, sa maliit lang na space, o kaya sa tray, container gardening, pwede kayo magpunla direkta sa ating mga pots. At saka, itatransplant na lang natin kapag tama na yung size niya. Depende sa mga buto, itong sili, talong, repolyo, ang palaya, at iba pa. Approximately 3 weeks pwede na siyang i-transplant. So kinakailangan pag-aralan natin yung proper care ng ating mga seedlings sapagkat kapag hindi natin naalagaan ng maayos, masasayang lang yung ating mga puhunan, pagod at panahon. Okay? Yung stages from buto. After 1 week, ganito na siya. After 3 weeks, ganito na siya. Actually, ito ay ready to transplant na. Na-hardening na to. Kaya makita ninyo, medyo namumula na yung mga dahon. Supposed to be for transplant na to, pero medyo kinapos tayo sa panahon dahil sa mga quarantine protocols, di tayo kaagad nakauwi. So ngayon, mag-i-extend pa to ng 2 linggo. Kaya nilagyan kulit ng pataba para ma-rejuvenate yung halaman. Tatubo pa siya ng mga around 2 to 3 inches. So magiging katulad na siya nito. Pwede pa rin i-transplant. Pero kailangan lang ilipat siya sa mas malaking bag or seedling bag tulad nito. Kasi kung dito sa seedling tray, napaka-konti ng kanyang lupa o ng peat moss, maliliit yung butas. So, posibleng mabansot yung halaman. Nag-aagawa ng espasyo. Diba? Although yung nutrients confined sa maliit lang na butas, pwede naman siyang isupplement ng mga inorganic fertilizer. Kung gusto talaga ninyong organic, ay araw-araw diligan ninyo ng vermitea. Yung vermicast, babad nyo sa tubig. Yung tubig, yun ang pandilig ninyo dito. Pero kung gusto ninyong inorganic, pwede naman. Tunawin nyo yung isang takot
yung isang dakot na triple 14, pwede rin urea sa isang timba ng tubig, around ilan ba yan, 14 liters. Yan, pwede na yun, araw-araw yun ang ididilig nyo, kaya umaga at hapon. Pero iwasan ninyo na mabasa yung dahon. So ididilig nyo siya dito lang sa baba. Kaya pwede ninyong sa isang langgana, no? Medyo malaki, ihalo na ninyo doon yung pataba, tapos i-dip na lang ninyo to, ano, i-dunk na lang ninyo doon. So mababasa yung ilalim, kakaroon siya ng mga yung absorption ng tubig from the bottom. So hindi na mababasa yung mga dahon, kasi kapag nabasa ito ng tubig na may fertilizer, ay tendency na masunog, lalo na kapag nainita ng araw. So ito po ang seedlings na ready to transplant na. Yeah, pero dahil sa hindi pa tayo makakapag-transplant, nilagyan ko ng konting abono. Kita ninyo, no? Inorganic fertilizer din nilagay ko para mabilis yung rejuvenation. Ito approximately magpo 4 weeks na to. Magpo 1 month na. And then yung mga naunang tinanim ni Mrs. na konting buto lang, actually ilang piraso lang to, ilang pots ito na. May mga bunga na nga eh. Ito, kita niya. Meron na siyang bunga dito, maliit. Ito. Diba? Okay, so ito approximately 1 month and 1 week. 37 days. So ibig sabihin, in a span of 1.5 months, pwede makapitas ka na namang ilan-ilan na bunga. Pero usually, sa ating mga magtatanim, mag-garden, sinasacrifice natin yung unang bunga. Ang purpose, para yung nutrients sa vegetative stage, doon lang muna siya sa mga dahon, sa mga sanga, mag-concentrate, hindi muna sa bunga. Kasi kapag masyado tayong na-entice o na-humaling doon sa mga unang bunga, yung progress ng halaman ay naaantala din. So kinakailangan i-sacrifice natin yung unang bunga para yung focus ng nutrients ay doon lang sa vegetative stage ng halaman. Kapag okay na yung mga sanga, yung mga dahon, okay, so pwede na natin siyang hayaan na mamunga ng mamunga. Kailangan lang i-maintain yung fertilization. Okay, so yan ang ating maibabahagi sa ngayon. Ito yung ating episode number 1. Mayroong mga part 1, part 2 bilang pag-aalaga sa ating mga seedlings. So, dito muna tayo sa rooftop. Hindi pa tayo pwedeng lumabas. Pero after 2 weeks, pupunta na tayo dun sa farm at sisimula natin yung episode number 2. Yung plotting, yung land preparation, paglagay ng plastic mounts, and so on and so forth. Hanggang sa mag-transplant tayo nito mga seedlings na to. Okay, mga ka-garden? Enjoy your day. God bless. Maraming salamat po. Thank you.